Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama natin dilog ang ating mga panalangin para sa pagkapatuloy ng ating mga street masses. Ngayon para sa Area 1 and 2 and 3. Bahagi ng ating pagtugon na nawa ay tinatawagan tayo na maging mga tanda katulad ng pagiging tanda ni Jonas. Ito bang maging karapat dapat tayong gumanap pagkisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Panginoon Diyos at sa inyong mga kapatid, lalo pa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga kailangang banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Mga naming makabanginan, tumiyan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagkapakasakit na kaisa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban. At gawang pangamalasakit sa aming ugalit asa. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinagsasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinhayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako at bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng banabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At pinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala rin iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao ay at hayop ay magdamit ng sako at taintim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at tatalikda ng masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan,
dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat ipusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghando sa haing sinuno, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Sumayo na po ang ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus na napakasama ng lahi ito. Naghahanap siya ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban ang palatandaang inilarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, dahil di naman magiging isang palatandaan ang lahi ito. Ang anak ng tao. Sa araw ng pag-uukong, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hatulan niya ng kaparusahan. Sabagat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang narinito. Sa araw ng pag-uukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at ahatulan ang ng kaparusahan sapagat nagsisisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang narinito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda po yung translation natin sa old age, no? Matanda, no? Tanda, no? So, bahagi yun, no? Hindi lamang may edad, no? Yung edad ay dalawang salita pa, no? So, tanda, no? Bagaman yung iba kapag sinabi ang tanda, no? Ay parang lumalabas ay offensive, no? Pero hindi, no? Tanda, no? Science. At makita po natin na bahagi yun, no? Ng panyaya na ipinamanhik sa atin ngayon sa Ebanghelyo ay isang tanda, no? Sabagat ang sabi ni Jesus, ang lahing ito'y napakasama sapagat naghahanap sila ng tanda mula sa langit. Anong ibig sabihin na naghahanap sila ng tanda mula sa langit? Naghahanap sila ng kahindik-hindik ng mga tanda. Mga nakayayalig na tanda. Yun ang kanilang hinahanap. Pero sabi ni Jesus, walang ibang tanda na ibibigay.
kundi ang tanda ni Jonas. Yun lang yung ibibigay na tanda. At ano yung tanda ni Jonas? Ay tahimik, no? Ay bahagi yun na kung saan yung makita natin ang tinawag si Jonas. Sabi nga natin kahapon sa ebanghelyo na binigyan natin ng paninilay ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yung dasal na ama namin, ama namin, sumasalain ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo. So, bahagi yun na kung saan ay tinatawagan tayo na sundin ang loob ng Diyos. At ito ay maliwanag na ang halimbawa ni Jonas ay isang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nung una, alam natin na medyo may pag-alinlangan si Jonas. Gusto pa nga niya nung unang tumakas. Pero yun lang yung kanyang pinanghawakan, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Wala naman siyang title, wala siyang PhD, wala siyang sinabi na ito yung aking natapos, ito yung aking pinag-aralan. Wala, ni walang fanfare yung pagtawag sa kanya ng Diyos. Walang seremonya, walang pagkatalaga, walang paglagay ng kamay, walang, kung tawagin nga po natin ay yung paglagay ng langis, anointing of oil, o simply yung laying of hands, wala. Alam, tinawag lang siya ng Diyos. Ipahayag mo ang pagsisisi sa bayan ng Diyos. At makita po natin na sinunod ito ng mga taga-Ninive kasama sa kanilang mga pinuno. Pero hindi sapagkat kung anong mayroon si Jonas, ngunit kung ano yung meron siya sa Diyos. Ano lang yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, kuminsan tayo, kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay marami tayong mga pag-aalinlangan, marami tayong baka, baka ganito, marami tayong mga dahilan na ibinibigay. Wala ako nito. Eh, si Jonas nga, eh walang-wala. Eh, wala nga lamang masilungan ng kanyang ulo. Ano lang yung kanyang nasilungan? Isang halaman. Isang halaman na pinatubo ng Diyos sa tabing dagat. Yun lang yung kanyang naging silong. Pero maliwanag na kung saan ay bahagi o na kung saan ay tinugon niya yung panawagan ng Diyos na ipangaral sa buong bayan na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan. So, bahagi rin po. No? At isa ho sa mga biyaya na ipinagkalob, lalong-lalo ho sa mga may edad, sa mga matatanda, no? Na isang malaking bahagi rin dito ay yung tawagin nga po natin ay yung ating karanasan, yung pagiging bahagi ng ating mga naranasan sa daigdig na ito, experience.
yung experience natin sa pang-araw-araw na buhay ay malaking bahagi na rin para maging gabay, lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon. Pero sana maging bahagi yun na kung saan ay saan din po ay yung ating bigyan ng diin ay hindi yung kawalan. Hindi yung kawalan. Kasi yung muna sinasabi, halimbawa, ano una, naglalakad lang kami. So, ngayon, well, kung isa makita na, we will not expect na yung mga bata ngayon yung maglalakad. Gusto nila ngayon naka-tricycle. Pero sana po ay yung ma-explore natin ay alin yung pagsunod. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na hindi pwedeng maging dahilan. At yun sana po yung explore natin. Kasi kung minsan, ang nakikita ng bata, yung ating karanasan ng kawalan. Kasi ganito kami noon. Pero yung minsan, hindi nila nakikita na, kahit nawala sila, nakapag-aaral sila. Nakapag-aaral sila. But, siyempre, you could not expect ngayon kapanahonan na ito, na yung mga bata, ay sana yung makuha yung minsan yung anin, mag-aral ka. Kahit na ikaw ay walang baon, walang pang-tricycle. So, hindi yung makita lamang yung paghihirap na dinanas noong noong unang panahon. Hindi lamang yun. Ngunit sana yung mabigyan ng emphasis ay yung pagsunod. Pagsunod. Katulad halimbawa ng pag-aaral kahit kawalan. So ito yung ipanalangin natin sa harapan ng buong kapan. Sabagat ngayong kapanahonan na ito ay maliwanag, so sana rin po yung ating karanasan ay maging bahagi sa mga susunod na henerasyon na siya rin pag-uugutan nila ng kanilang karunungan. Kasi ano na po yun eh, napakalaking bahagi po yung karanasan na may pamamalas natin sa mga susunod na henerasyon. Kasi kumisan po yung mga makabagong henerasyon na binibigyan nila ng pansin ay hindi na yung proseso. Ang nakikita na lamang ay resulta. Yung ating pagtugon ay kasama dyan yung proseso. Maging bahagi. Hindi lamang ito tinitingnan yung resulta. Katulad ni Hunas sa kanyang pangangaral para magbalik loob ang mga tao sa Nineve. Ito yung amo na ipinapahayag ng Ambong Mikro. At tanong ngayon din, tayo, lalong-lalo tayo mga matatanda. Tayo ba'y nagiging tanda? Naging tanda ba tayo sa bagong henerasyon? Anong uli tayo ng tanda? Tanda ba tayo ng kasipagan? O baka nakikita sa atin ay tanda ng katamaran? Tanda ba tayo ng pagiging pasaway? O maging tanda ba tayo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Lalong-lalo na sa kalooban ng Diyos. So, ito. Kasi pagkat ang sabi nga ho, ang pamantayan ngayon ng tao, ay hindi maipapakita yung kalooban ng Diyos sa mga, kung tawagin po natin ay extraordinary and purpose event. No? Kasi makita natin na yung salita ng Diyos na maging gabay natin sa pang-araw-araw ng buhay ay dumadaloy sa karaniwang pamamaraan ng buhay. At sana, tayong mga matatanda, tayo may mga edad, ang siyang maging pamantayan
ng pagkilos. Kaya nga po, kalimitan sinasabi ko, no? Lalong-lalo na ho sa mga pagkakataon na sabi ang nakikiisa tayo kay Kristo sa kanyang sa pagka-propeta, pagka-hari at pagka-pari, yung pagiging propeta, yung ayalin sa pamagitan ng mabuting halimbawa. Mabuting halimbawa. Ipakita natin, sapagkat may mga tao hindi nila alam kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos. So, huwag kayong mahiya na ipaalam din sa iba na, baka ganito. Baka ito rin yung pamamaraan ng pagtawag ng Diyos sa inyo. Hindi namulugan na dahil sa tayo ay wala na tayong nagagawang kamalian. No, hindi, no, tao tayo eh. No? Kahit na nga may mga santo at santa, no? May nagagawang mali yun eh. Pero yung tinutularan natin sa kanila ay alin? Yung kanilang mabuting halimbawa. No? Yung kanilang mabuting halimbawa. Ayan. Yung pagiging may edad, no? Ay isa ng tanda. Ay isa ng malaking tanda na magiging gabay sana ng mga nakababatang henerasyon para sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun yung hamon na ibinibahagi sa atin ng Pumi Kapala. No? To look for extraordinary persons, no? Or extraordinary events. No? Tingnan natin yung ating paligid. Sapagkat ang panawagan ng Diyos niya rin, maging hunas sa bawat isa.
Tumayo na po. Manalangin kayo mga kabatid upang ang paghahain natin ay kalugtan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming dumikas, yung mga kaloob ay aming hinihahain upang aming sambayin ang alam mo. Mapagsaluan nawa namin ito sa pagginabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diyo. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa na yung anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon. Excuse me. Talino at yaman. Para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong ipinagkakamit ng kanyang ganap na pagtatangkil. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na pinaghalo, ginawa ka niyong tinapay, pinasarapatan ka niya, pinaghati-hati niya yun. Iniubot sa kanyang mga alagad at sinabi, tagkapin ninyo lahat ito at kahit ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at tinamin ito ang kalis sa aming dugo
ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad niyang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak na nangyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat ng tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapati kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Salud.
Hinili namin kami, Diyos, sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesus Cristo. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iyon ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi na sumayin. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mawapalad ang mga inaanyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
maraming mapagmahal. Hindi mo kami hinag sa sabaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagalaw mo mabakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang hanggang. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.